Hello mga boss, kumusta? Kumusta po kayong lahat? Isang mapagpalang araw po para sa inyo at sa ating mga kabaro dyan. Kumusta po kayo? Sa araw po na ito at sa umaga pong ito, nandito po tayo ngayon sa mainit Uslub Port, sa daungan po ng Light Shipping, kung saan nandito po yung assigned vessel ko na MV Light Ferry 7. At titingnan po natin kung paano po sila magpadaong dito, kasi iba po yung posisyon at lokasyon ng daungan. Medyo mahirap ang pagpadaong dito kasi hindi po katulad sa mga pier po doon sa atin sa Cebu. Kaya samahan nyo ako mga boss. I-feature po natin yung first time natin makita ang pagdaong ng Light Ferry 7. Yung pinaka newest vessel po ng Light Shipping Fleet. Oh, ito na po yung Light Ferry 7 mga kabaro, no, mga boss. Oh, bagong-bago po yung pintura niya kasi bago po itong barko na ito. At ganito pala yung ano nila, pamamaraan po ng kapitan sa pagpadaong. Galing po sila ng dapitan. Nandito pala yung mga kasama kong mga mechanics, yung driver namin. Yan. So, nagpunta po kami dito sa barko para mag-deliver po ng mga gamit nila, at mayroon po din kaming maliit po na gagawin. So, balikan po natin. Galing po doon sa dapitan yung ano nila, atraka nila hanggang dyan, tapos iikot sila. Sasabayan po nila yung agos, or sasalungatin po nila yung agos para hindi po mahirapan si kapitan magpadaong dito. Kaya yan ang sinasabi ko, na iba yung posisyon ng rampa o yung pagdadaaw nila, kasi nandito po yung rampahan. Dito po. Parang nakaparalel po sa shore po yung ano, yung rampahan. Hindi po katulad sa pier sa Cebu na naka-vertical o nakasalungat 90 degrees. So kailangan po talagang madiskarte po ang kapitan dito, mga kabaro, mga boss, para hindi po ma-discarte, hindi po mahirapan yung ano, yung mga crew, at at the same time, hindi po malastra yung barko. Kasi dito sa kabila, dito banda sa port side, ay mamabaw na po. Dito naman sa bandang kanan, dyan, sa likod ng mga bato na yan na pinagawa dyan para magiging harang, ay mababaw na rin. Kaya tingnan po natin kung ano po yung markasyon at location po sa paghuhulog po ng angkla ni Cap. Yan. Kahapon po, medyo nahirapan po yung kapitan dito kasi napakaalon punsod sa habagat dahil sa bagyong Betty. Kaya ito ngayon, medyo okay na yung panahon, okay na yung karagatan, hindi na masyadong maalon. Kaya makikita po natin na hindi na po nahihirap yung barko, hindi na po nahirapan si Cap. Ayan, dyan pala mag-drop anchor si Cap. Tingnan nyo maigi, ah. Tingin nyo mga ilang shackle kaya yung na-drop ni kapitan, kasi ang lugar po na yan ay medyo malalim na po, mga kaibigan. Marami na pong mga angkla namin na nahulog dyan na hindi na po na-retrieve dahil sa lalim. Kaya ang bawat kapitan po na nagpapadaong sa mga barko dito ay kailangan talagang alam na, or may kabisado na talaga sa markasyon or lugar kung saan sila magdadrop anchor. Yan, punong-puno po ng kargamento ang barko na yan. Napakarami po ng kargamento dito sa mainit Uslub via dapitan na ruta. Swak na swak po yung barko na ito dito sa rutang ito.
kasi malaki po yung bodega at hindi masyadong malaki yung passenger area. Kasi yung mga pasahero po dito, kung ganitong panahon lang, hindi po season, ay humigit kumulang mga 200 plus lang. Hindi katulad sa ibang mga port na umabot ng 500 to 600 yung mga pasahero. Ayan, so lalapitan po natin mga kaibigan, no? Mga boss. So ang barko po na ito ay dinadala po or under the command po ni Captain Roland Villarin at ni Chief Engineer Rosilito Batuon. Ang barko po na ito ay mayroon pong bigat na 2,450 gross tonnage at mayroon po itong dalawang makina na tig 1,262 horsepower bawat isa. Ayan. At mayroon po silang maximum speed na umabot po ng 11.5 knots to 12 knots. Ang bilis. So, ganyan po yung mga simpleng detalye po ng barko na ito. Ayan. So, medyo magpapalayo po tayo. Hindi pa tayo magpapalapit mga boss, no? Kasi delikado po, matamaan po tayo sa panghagis po nila nag-iya o yung may steel po na inalagay sa dulo ng kanilang lubid. So, yan. So dito po sila banda, dyan po sila magdadaong mga kaibigan. Dyan. Pero hindi po sila didikit dyan. Yan ang mahirap kasi hindi po sila pwedeng didikit dyan kasi mababaw na po ang parte na yan. Kaya dito lang sila banda sa gitna. Yan ah. Mag-ingat tayo sa mga inaghagis lang. Mayroon na po maghagis o yung mga crew sa likod. Yan. Makamatay raman ang putaw. Pugma. Ayan. Nasa likod po yung official po natin na chipmate, si chipmate Opinya. Ang mga tao po dito sa pier na nagaantay po sa lubid ay mga yan. Mayroon na pong inihagis. Pabilisan talaga ang paghagis niyan para mahila kaagad yung lubid. Ayan. Ayan. Kaya dito mas mahirap kung pangit yung panahon kasi hindi po makapirme yung barko. Ang dali labos lang mapadpad. Napakalakas po, napakabilis at napakalakas po ng agos dito sa tubig. Kasi parang kanal po ang lugar na ito. Mayroon pong Sumilon Island dyan sa kabila. Ayan. At dito naman, maliit lang po yung area niya kung saan siya magpapaibot. Ayan, tingnan ninyo mga kaibigan, no? Maulog na po sila ng shoring line. Mabilisan talaga yan. Hindi pwedeng may mahina yung mga galaw. At hindi po mahina po yung mga kaman nila kasi matagalan po sila, yan, nagpaibot na agad yung barko. Ayan, nakababa na po yung rampa nila mga kaibigan at mag-aayos na lang po yan ng lubid at pagkaplastada ng rampa. So malapit na po yung mag-finish engine po. So maraming salamat po sa inyong panonood at
hanggang dito na lang po ang vlog ko na ito. Salamat sa mga followers po natin na walang sawa pong nag-suporta po sa ating vlog at nanonood po sa ating mga videos. Hanggang sa susunod po nating pagkikita, siguro sa si trial po ng Lightberry 15, ipipicture ko po yun. O sa pag-alis po ng Lightberry 15 sa kanya pong pagbabalik ng operation. Sige po, maraming salamat sa inyo mga kabaro.